BFF. Uy! Ano ba meron? Parang aligaga ka, ganun kanina. Ano yung... hindi ko kasi maisip po nung lulutuin ko. Kanina pa ako nag-iisip, anong masarap? Ay, nako BFF. Ano ka ba? E di, mag-search ka online. Search nga ako, hindi ko nga alam kung ano isa-search ko. Ano kaya gusto ko? Ay? Naglilihi, BFF. Charot, charot lang. Paano mo nalam? Hoy! Huwag ka nagbibiro ng ganyan. Ganito lala. Bakit hindi ka nalang mag-call a friend? Ay, oo nga, no. Sandali, sandali. Hindi lang. Ginugulo mo itong maprutas ko. Aray ko. Hello, ate? Hello, yan. Oh, bakit napatawag ka? Ate, busy ka ba? Hindi naman may shadow. Eh, kasi may gusto akong iluto, hindi ko maisip. alam ko na. Ano bang meron ka dyan kasi? Sa... Ah, tandali, tandali, tandali. Che-check. Ano bang meron sa ref mo? Bulaklak. Ayan, pwede mo i-prito yan. Ay, may chicken ako sa ref! Ah, ayan. Pwede na yan. Bakit hindi ka nalang mag-kumpaw chicken? Ay, parang masarap lutuin yan, ha? Pero paano kung lutuin yan, ate? Hindi ba mahirap yan? Parang yung term pa lang medyo komplikado niya. Naku, madali lang. As in, ang dali lang. Eh, paano kung nga pakikita mo sa akin? Oo, kasi send mo na lang yung picture? Ngayon na, dito. Ah! Ay! Ay! Sandali! Sandali! Kala ko mas mataas yung energy ko, mas tinaasan mo talaga. Mataas ba? Ikaw, at ano yan? Sandali! Oo, ano ka ba? Songbird, papirma namin. Naka-ready ka talaga, ha? Naano ako, nagulat ako. Yung parang hindi ako prepared. Ikaw ang nagulat. Kahit pangalan nyo lang po. Pangalan ko lang. Ano yung pirma sa cheque? Eh, parang ganun ako, para ipasukloy ko yan sa bangko. Thank you po. Hindi, magkukwentuhan muna kami mamaya na kayo magluluto. Halika na, ate. Magkwentuhan tayo. Ayun! Mga kapuso! Ay, isa sa pinakamaganda ko ring ninang to, ha? Miss Regine. So! Thank you very much. Gusto ko lang mag-congratulate muna sa'yo sa iyong bagong show, itong Yan ang Morning. And thank you for having me. It's my first time to be here. At, syempre ate, 30 years ka na sa industriya. Happy anniversary sa'yo. Akalain mo. Paano mo sa-celebrate to, ate? Well, this year, medyo marami kaming pinaprepare. Like, matatapos na yung Por Senorita. Nasa final week na siya. Tapos, meron akong sisimula na bagong show dito sa GMA. And then, we're coming up with a cookbook. We're also coming up with a new album and a concert. Diba, paano nabuo itong Bongga sa Kusina? Ayan. Ito po kasi, this is inspired by my TV show here in GMA called Sarap Diva. It's still ongoing. So, in line with that, parang naisipan naming i-share yung lahat po ng mga recipes na nailuto sa show. Ilo-launch po siya ng July 17 sa Eastwood Mall. And I just wanna also say thank you to Chef Jonah who helped me, who helped us put this together, all the recipes. Yan. So thank you, Chef Jonah. Eto na ate, madami kang quotable quotes tungkol sa pagluluto. Ano ba yung quote Eto ngayon? Ito ang sabi. Ang cooking ay parang singing. Singing is my first love. Performing is my first love. Like singing, you know, ang dami mong senses na pinapalabas para lang maging maganda yung performance mo. Sa cooking din, ganun. Tapos you can be creative, you can make one dish your own. Pero sa totoong buhay, kapag nagluluto ka, kumakanta ka talaga. Alam mo, nahuli ako ng asawa ko. Apparently, kumakanta ako. Kasi pagka nagluluto ako, gusto ko may music. At actually, cooking for me is pang distress ko. Ganun. Eto, pag masarap na, hayaan na. Oo, pag masarap na, hayaan mo na. Kasi alam nga namang, ang sarap na nito. Dagdagan pa natin. Sino si Regine Velasquez pag nagluluto? Paano mo i-describe yung sarili? Nung nag-umpisa kasi ako talaga magluto, nagluto lang ako kasi nagpapakyut ako sa asawa ko. Para yun.
no? Parang meron namang... Ito yung mga asawa natin, mahilig diba? Ng hamon eh. Hindi, tsaka kasi yung arte-arte ko lang, marunong din ako magluto. Ganon, pero actually, hindi ka naman talaga, hindi naman talaga ako marunong magluto. Tawan-tawa nga sa akin yung nanay ko eh. Pero I wanted kasi to take care of him. So ngayon, talagang gustong-gustong-gusto kong magluto. Na pag nagluluto ako, it's such a joy na lagi kong naiisip yung asawa ko. Kasi yun, siya talaga yung umpisa kung ba't ako nagluto. Although minsan, sasabihin ng asawa ko, maalat. Kakainin pa rin niya. Sabi ko nga, lagyan mo ng tubig. Ay, naka, I'm so excited na ang mga nanay nating marinig ang recipe. Ayan na, tuturuan tayo ni ating magluto ng pau chicken. Ate, paano ba? Ito parang ang hirap kung naman. Pau chicken, isa to sa mga paborito ng asawa kong kainin. Bakit kaya niya ito naging favorite? Masarap kasi siya, tapos it's, actually hindi ko alam kung Chinese ba siya kasi kung saan-saan na siya nang galing eh. Parang Chinese siya. Kung itong recipe na gagawin ate, inimbento mo lang to o naglagay ka ng twist? Actually ito, pwede mong i-search sa internet. Marami siyang version, pero ito yung parang pinaka-napili kong gawin. So i-marinate mo lang ng konti yung chicken sa soy sauce, tapos, can do your ano na, konting oil, konting-konting oil lang. Tapos ang ginagawa ko, lalagyan ko ng konti din itong sesame oil. Sesame oil. Oo. Ifa-fry ko muna yung chicken. Tapos, lalagyan ko na ng cornstarch para nandito na yung cornstarch. Ipa-brown lang natin ng konti yung chicken. O yan, pagka medyo namumuti na yung chicken, medyo half-cooked na ito, you just set it aside. Tapos, in the same pan, just put the rest of your oil. Normally, ang kung pau chicken, ang ginagamit mo yung live na, yung totoong sili, yun ang inuuna mo. Inuuna mo talaga yung sine kasi, eh, gusto nila maanghang daw. Tapos, pwede ka na mag-saute ng onion. At saka yung iyong bell pepper. Bell pepper. Ate, bakit nga pala baba ang tawagan niya ni Kuya? Kasi narinig ko yan eh. Sa Australia, parang baby yun. Yun ang version nila ng baby. So, nakikitawag din naman ako. Piling ko kasi Australian yung asawa ko. Ayan mo na. Ayan mo na. Ayan. So, habang niluluto ko yon, gawin natin yung sauce. Soy sauce, sweet soy sauce. Kahit mga ganun lang. Ako kasi hindi ako marunong magtakal-takal, so depende sa panlasa ninyo. So, bahala na kayo soy sa buhay. Soy sauce na ilagyan ng sugar? Oo, parang ganun. A little bit of vinegar. Ang kung pau chicken, parang yung lahat ng may maasim, may maalat, may matamis. Konting sugar pa ulit at tapos yung ating soy sauce. Ay, pwede. 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 Tapos ngayon, lalagay ko na yung garlic. Ayan, medyo luto-luto na yung aking onion. Ayan, medyo pwede na yan. Tapos, lagay na ulit natin yung chicken. Ate si Nate, anong favorite naman niya? Sinigang! Basta sinigang. Ayan na siya. Lulutuin mo lang ng konti. You let it simmer for a while. Ang pinaka nakakapagpasarap dito, actually, is the peanut. Better if it's a... Sinasabi nila, dapat daw hindi salted, pero ako gusto ko yung salted. Ay, masarap to, ate. Naku, pag ganito, kailangan maraming rice. Oo, kasi masarap yung sauce. So, ate, ready na ito. Lambot. Ready na yon. Kasi nga, ayaw mong i-overcook yung chicken kasi magiging... Magiging siyang tough. Magiging siyang tough. Magiging siyang sirita. Ngayon na last call si Nate, ate. Anong madalas mong pinapabaon sa kanya? Ano lang, minsan sinigang. Sinigang minsan sinigang. Oo, sinigang. Yun ang kakainin niya. Minsan mag-type niyang mag-cheese sandwich. Ayan. And there you have it. Wow. Yun, oh. Ayan, tikman na natin, BFM. Pagulin natin ito. Ayan. Malagang malaki-laking gusto mo. Ano? Oo naman. Masarap. Sarap.
Charat. Ate, ang cute ng mga pictures sa video ni Nate. Tapos may hashtag siya, di ba, nakalagay parang Nate's Adventure. Yes, Nate's Adventure, tsaka Nate Shanari. Naku, para makarelate kayo sa sinasabi ko, panoorin niyo to. Ang cute ni Nate, kinakanta niya yung theme song ng Poor Senorita at solo niya. Solo niya. Nasasabi ba ni Nate minsan na, Ma'am, gusto ko mag-artista? Parang gusto niya maging flight attendant. Oo, kasi mahilig siya sa mga eroplano, di ba? Or tsaka pilot, gusto daw niya maging pilot. But he's very interested in, yun nga, airplanes, interesado siya sa mga maps, hindi ko alam kung bakit. Interesado siya sa mga sa weather, interesado siya sa kalendaryo. I wanna enjoy him at this age. I also want to spend as much time as I can with him. Kami mag-asawa actually, kasi syempre we're older. So mas malaki na yung generation gap namin eh. So talagang as much as possible, talagang kinakausap lang namin siya ng kinakausap, spend time together, nagpipiknik kami, which he loves. Like ngayon, kasama ko siya dito kasi gusto ko maging exposed actually, din siya. Actually, ate, kinuntsaba ko si Nate kanina sa backstage. Ano vinidyo ko siya. Ay, may talaga? Message ko sa'yo, oh. Mommy. Congratulations. Diba? I love you very much. My favorite show is Poor Senorita. Pagkatapos ng 24 oras. Nag-plug! Nag-plug! Ang kayo! Aba, syempre, hindi naman pahuli si Baba mo ang aking ninyo na si Kuya Ogie. Kaya abangan nyo ang surprise na yan sa pagbabalik ng Yana Morning! Ito na ang kwento ng Cajon Regine Velasquez Alcacid Edition. Kung naaalala nyo, nung bumisita dito si Kuya Ogie, nagpadala si ate ng mga box. Syempre doon sa box, may regalo yun. Oo. This time, si Kuya Ogie naman ang may mga something baga sa'yo. Tapos sa mga box na yan, gusto ko mapaliwalag mo ate, bakit kaya ito ang surprise niya sa'yo. Okay? Tatry ko, ito na ang unang box. Ay, shushy baby ko naman yan. Ikaw ba yung unang box? Hi, sweetheart. Oh, you lift it. What's that? Big. Oh, what's this? Ano ba ito? Deodorant? Deodorant. I don't know. Kasi alam mo kung bakit. Bakit? Kasi ang hilig-hilig niya gamitin yung deodorant ko. Ah, so ngayon ikaw naman ang binigyan niya. So, lagi ako nagre-reklamo. Anong deodorant ang ginamit mo? Eh, yung sa'yo. Bakit yung nagagalit ako kasi parang pambabae nga yun eh. Ay, tingnan natin kung parehas kayo ng sagot. Hello, mahal. Reregaluhan kita unang-una ng deodorant. Hindi dahil kailangan mo ng deodorant dahil napakabango mo naman. Pero dahil alam kong minsan naghahanap ka ng deodorant dahil ginagamit ko yung deodorant. So yun ang una kong regalo sa'yo. Ang weird though. Bakit kaya? Ang weird, no? Kasi siya kung ano yung madampot niya. Yung gagamitin. Eh, yung side ko, syempre, laging maayos yun, laging malinis yun. Although, inaayos ko naman yung side niya. Lagi kong aayusin pag wala ng deodorant, papalitan ko na. Pero, syempre, pag naubusan, yung sa'yo ang ginagamit niya. Oo, sabi ko, nakakaloka ka. Toothbrush ko. Halika na. Ang galing naman ang Bubu Bear. Oh, careful. Careful. Something low. You can hear something from there. Oh, you have to, yeah, you have to open it like this. Here you go. Daran! Daran! What is it? Sila lang talaga nagkakaintindihan, no? Ano ito? Eh, charger! Charger? Bakit kaya charger? Ganun din! Ninanakaw yung charger ko! Aha! Tingnan nga natin ang sagot ni Kuya Ogie. Han, ang pangalawa kong regalo sa'yo ay charger ng iPhone. Dahil lagi mong kiniklaim na ninanakaw ko yung charger mo.
Hindi naman totoo yun, pero ayaw ko naman makipag-away sa'yo. Never kong ninanakaw ang Charlie. Although, hindi ko alam kung bakit, for some reason, yung charger mo, lagi na lang nasa bag ko. Baka nilalagay ni Nate doon, hindi ko alam. Oh, ibig sabihin, ate, palagi? Lagi. Kasi meron lang akong dalawang station kung saan nag-charge ako. Laging nawawala yung mga charger niya. Tapos ending? Ang ending nasa bag niya lahat. Ay, ang dami-dami kong charger. In the meantime, ako, bili ako ng bili ng charger. Tapos, nahuli ko na siya. Kasi dati parang, saan ko ba nilagay yung charger? Kasi kala makakalimutan ko. Akala ko, habi ko, alam mo, ikaw, ninanakaw mo yung charger ko. Hindi ah! Deodorant, ito, charger. Ano kaya itong pangatlong box na ninanakaw uli niya? Is that a... Rin to. Oh, no! Oh, you left it. What is it? Ano ito, ate? Favorite ko kasi yan eh. Pang back! Pang ano to? Pang may mga rayuma. Yes. Minsan kasi kaka-heels. Alam mo, masakit yung likod ko. So, or pagka... Hinihilot ka na, minamassage ka ba niya? You think? Hindi. Kasi ganito na yun. Barlog na yon. Barlog na yon. So, pag, hindi kasi pag dumadating din ako, most of the time, tulog na silang mag-ama. So, maglalagay ako dito. Pag galing ang trabaho, tapos dadating, tapos tulog. Ang lungkot talaga. Ako minsan ginigising ko. Ginigising ko eh. Kahit umiyak sila. Ako rin. Kahit umiyak? Umiiyak ba si Dong? Parang okay. Di bagay. Ah, sige, tingnan natin ang sagot ni Kuya Ogie. Mahal, alam mo na, dumadating na tayo sa panahon na medyo Thunderland na tayo. Slight. At paggabi, medyo may masakit-sakit na yung likod natin. At lagi mong hinahanap ito. Kaya ito, bibigyan kita ng liniment para medyo maibsan ang pain mo sa likod mo. Oh, tama naman lahat. Naano ako dun sa Thunder. Ito na ang That's pang-apa. A big one! Oh, careful, careful! Oh, kala niya mascot ka. Ano ka ba? Move it. Okay. Oh. Okay, you open it. You open this one. Come on. You open it. Ay, come on. Ay, parang hindi ko mabukas. Ayan. Yeah. Ayan. Mm. Okay, open. Wow! Dami! Yeah! Ah! Oh my gosh! I love it! Bakit ako yung nakikibukas? Tuwa-tuwa ako! Bakit? Anong kwento nito, ate? I love mangustin! Mm-hmm. As in, summer pa lang naghahanap na ako ng mangustin. At saka ito lang, kakainin ko to. Itong ganito kadami, isang upuan lang. Ayun, thank you! Natin ang sagot ni Kuya Ogie. Sobrang thank you. Ang sarap. Mahal, ang huli kong regalo sa'yo ay ang siguro pinaka-paborito mo sa lahat. Ito ang mangustin at siniguelas. Lagi mong kinakain ito. Minsan, kahit tulog ka, kinakain mo ito. Eh. Parang pag nakikita mo na may mangustin, tuwan-tuwa ka. Parang yun ang happiness mo. So, alam ko naman na ang siniguelas at mangustin ay nakapagdudulot sa'yo ng kasiyahan. Kaya ito ang huli kong regalo sa'yo. Eto na, may last gift ay, meron! Ay, sis! Are you part of the show? Are you artista today? Yes, daw. Wow! Oh, very good, how come there's nothing inside? Oh, bakit wala? How eh, kasi yan, empty talaga yan, ate. Kasi yung asawa mo, kinunchaba yung mga staff and crew dito. Na ano? Ito daw yung ano niyan, laman. Hal, I just wanna greet you happy 30th anniversary. Siyempre, hindi naman natin na mabibilang pa ang lahat ng achievements mo. Bilang singer, entertainer, actress, host, at kung ano-ano pa, sexy dancer, di ba? Pero siyempre, para sa akin, ikaw ay asawa ko at nanay ni Nate. Yun ang role mo na talagang wala akong masabi. Feeling ko yan ang pinakamagaling mong, pinakamaganda mong achievement sa lahat. So, mahal, congratulations. I know that you've touched a lot of lives. That includes mine. So, I love you and congratulations. Thank you so much, mahal.
na. Oy, 1,000, 1 million pogi points ka dyan. Siyempre sa ating mga mommies dyan, sobrang naging inspirasyon din kayong mag-asawa sa hindi lang siguro sa audience natin, sa lahat ng nanonood sa atin. Alam ko marami kang advice na pwedeng ibigay sa amin. At siyempre, mamaya sa pagbabalik ng yan ng morning, meron kaming babasahin notes at gusto namin marinig ang advice mo. Kaya magbabalik ang Yan Ang Morning! At ready ko sa Yan Ang Morning, marami nagpapadala sa amin ng mga letters na pinagdadaanan nila sa buhay. Ganun? At nagingis lang ng advice. Katulad na lang nito, BFF, anong mga hugot line natin ngayon? Ay, meron tayo ito sa BFF. Huwag kayong magugulat. Ang sabi mo, ako lang ang nag-iisang ulam mo. Pero bakit nag-food trip ka pa? Ay, may gano'n. Yoy. O, eto na ang storya niyan, ate. Taong 2012 na magkakilala kami ni Ray. Lagi siyang kumakain sa karinderya namin ang nanay ko. Dahil sa bait niya, ay napalapit si Ray sa nanay ko. At binasbasan niya ang relasyon namin. Masaya ang pagsasamahan namin, kaya lang, may matinding pagsubok kaming pinagdaanan ni Ray. Hindi kami magkaanak. Dalawang beses din akong nakunan. Pero laging pinapalakas ni Ray ang loob ko at akala ko ay ayos lang ang lahat. Hanggang isang araw, may isang babaeng pumunta sa bahay namin. Ang sabi niya, kapatid ka ba ni Ray? Pakasabi, panagutan niyo yung anak namin. Hala! Pag-uwi ni Ray, sinabi ko sa kanya ang nangyari. Nagpapaliwanag siya pero hindi ko marinig. Sa huli ay humingi siya ng tawad. Saan magtawad mo? Pwede naman tayong lumipat ng bahay, malayuan lang natin yung babaeng yun. Pero after 2 days, bumalik din ako sa nanay ko. Hindi ko mapatawad si Ray. Pero ang mas hindi ko mapatawad ay ang sarili ko. Dahil sa tingin ko, ang pagkukulang ko bilang babae ang sumira sa amin. Paano ko mapapatawad si Ray? Paano ko mapapatawad ang sarili ko? Ay, ang lungkot naman yan. Kung humingi naman ng tawad yung asawa mo, try to find it in your heart to forgive him and also forgive yourself. Very important to first forgive yourself kasi hindi mo naman yun kasalanan na hindi kayo pa nagkaanak, pero parang hindi ka pa naman 100 years old, pwede pa yan, diba? Now, for the other woman naman, ako, para dun sa lalaki, I suggest that kailangan niyang sustentuhan. Kasi anak niya pa rin yun. Kapag nanumpa kayo na magpapakasal kayo at nag-aido kayo, dapat kaya nga, di ba, sa hirap at ginhawa. Kailangan pag binigkas niyo yan, itotohanin yan dahil sinasabi niyo hindi lang sa inyong dalawa, kundi para sa Panginoon. Dapat yan, sinusunod ninyo. Sinusunod. Ako nga, nagkaanak ako, 41 years old ako. Oh, kita mo? So, ibig sabihin, hanggang may hininga, may pag-asa. Oo, at saka magdasal. Kasi pag dinasal mo, ibibigay. Ako dinasal ko si Nate, kaya binigay sa amin. Ay, Lord, biyayaan niyo po ako ng lalaki. Yes! Oo. Palagi akong ganun, no? Ate, maraming salamat sa napakasayang umaga na kasama ka namin, BFF. Thank you, Red. Thank you also for having me. And again, yan, congratulations sa iyong show. Thank you so much. Kailan uli ang launch mo? Ilo-launch po ulit itong cookbook ko sa July 17 na po sa Eastwood Mall. Please get a copy. Bongga sa kusina. This is inspired by all the recipes that we've cooked in my show, Sarap Diva. Nagpapasalamat pala ako sa lahat ng mga sumubaybay sa Poor Senorita. Maraming salamat po. I-check yung Sarap Diva Facebook kung gusto nyo manalo nitong cookbook niya. Wow! Oo, check us out!